Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So dahil dito Casemiro Fans Club, Casemiro supporters at Casemiro community ay naiinis at nayayabangan sa naging asta ng Team Sanchez sa mismong weigh-in sa pagitan ni Jonriel Casemiro at Saul Sanchez. Pansinin ang video na ito kung saan sinita ng isang Team Sanchez ang kamay na nakahawak sa timbanga ni Cuadro alas Jonriel Casemiro. Tama naman ang pagsita niya kaso the way he moves ay parang nagpapakita ito ng kaiabangan sa Casemiro Fans Club at Casemiro supporters, dahil dyan ay hindi nagustuhan ng Casemiro supporters na main sa naging asta nitong tao ni Saul Sanchez na astang mayabang. Panoorin niyo ang slow mo ng video at kayo na po ang baalang humusga. Bagamat hindi nakuha ni former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casemiro ang tamang timbang ay matutuloy pa rin naman ang laban, ngunit meron kondisyon itong kampo ni Saul Sanchez at MT Promotion. Dahil dito ay sinamantala na ng Team Sanchez ang pagka-overweight nitong panlaban natin na si Jonriel Casemiro. Ang kondisyon ay bawal mag-rehydrates ang ating pambato, dahil hanggang 128 pounds lang ang limit ng kanyang timbang sa laban niya bukas kontra Saul Sanchez. In short guys, sasampay itong pambato natin bukas, na hinang-hina ang katawan at walang gaanong lakas, dahil halos hindi na ito kakain. Bukod pa dyan ay mas makapal ang gloves na gagamitin niya kumpara sa kalaban niya na si Saul Sanchez, dahil dito ay panigurado na hihina ang katawan ni Cuadro alas Jonriel Casemiro, at kapag mahina ang katawan ay tiyak wala ring lakas ang kanyang mga suntok kapag ito ay tumama sa kalaban. Common ay isa lang itong pamamaraan si Saul Casemiro ay bagamat nakuha niya ang tamang timbang na 122 pounds limit sa super bantamweight, ay pwede itong kumain ng kumain, kahit na dumagdag ang kanyang timbang sa araw ng kanilang laban ni Cuadro alas Jonriel Casemiro ay okay pa rin. Bukod dyan ay ang gagamitin niyang gloves ay mas manipis kumpara sa angas ng Pinas Jonriel Casemiro. Dahil dyan ay tiyak na napakalaki ng kanyang lamang sa ating pambato na si Jonriel Casemiro at napakalaki ng kanyang pag-asang matalo itong si Cuadro alas Jonriel Casemiro. Nadismaya man itong kampo ni Saul Sanchez sa pagka-overweight ni Casemiro, ay hindi ito nakapagpigil ang kampo ni Saul Sanchez na sabihan ng former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casemiro na napaka-unprofessional daw ito. Ngunit ganun pa man ay advantage pa rin ng Team Sanchez ang pagka-overweight nitong pambato ng Pinas na si Jonriel Casemiro. Nagtimbang ang ating pambato sa unang sampo niya sa timbangan ng 124.12 pounds, overweight nga ito, ngunit binigyan siya ng 2 oras na palugit. At sa pangalawa niyang sampo sa timbangan ay nagdala ito ng 123.2 pounds. Overweight pa rin at hindi pa rin pasok sa 122 pounds limit ng super bantamweight division. Dahil dyan ay nagalit ng sobra ang MP Promotion President na si Gib Bonds at napa-comment na lang ito na pinagmumura itong pambato natin na si Cuadro alas Jonriel Casemiro. Ngunit ganun pa man ay tuloy pa rin naman ang lab. カシメロの左が火を吹いた。サンチェスとカシャ。あ、左。カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者。ジョンリエル、カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド。まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども。さあ、おお、いきなり行った。ぐらついた。 あと、しかし右を入れた。ダウンか、ダウンです。サンチェスもいいカウンター当てたんですけどね、カウンター後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョンリエル・カシメロ。まあ、なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。 サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩さん重いんですよね。そうですね。まあこのあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。
いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャップ、ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェスそこに対して2回目、サンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、ポンセ一方か、いや返す、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ここはタイミング合ってますよ、左フック右から、残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ止めた、終わった。Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Junto Nakatani, malaki ang race 7 sa magkapatid na Inoue, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inoue. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion, ito ay sina current undisputed and four world division champion na Oya Inoue at current WBC world bantamweight champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC world champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed and four world division champion na sina Oya Inoue aka the Japanese monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA bantamweight champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster na Oya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban na Oya Inoue kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani sa round 1, itong si Vincent De Asiro Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero,
Dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue vs John Riel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alasangas ng Pinas John Riel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang laban ng John Riel Casimero vs Junto Nakatani ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casimero ay magiging champion sa 122-pound super bantamweight division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa super bantamweight division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alasangas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand! Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Junto Nakatani, malaki ang race pito sa magkapatid na Inoue, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inoue. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion, ito ay sina current undisputed and 4 world division champion Naoya Inoue at current WBC world bantamweight champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed and 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alasangas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasa na sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alasangas ng Pinas John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.